So ang ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano mag-open line at mag-select ng band gamit ang Globe at Home Prepaid Wi-Fi CLT-S10G. Yan, kung paano mag-open line. Yan, so nakikita nyo sa screen ay yung modem ng CLT-S10G. So para mag-open line yan, kailangan i-access natin yung modem niya. So by default, ang modem IP niya is 192.168.254.255. And then yung makikita natin sa at the back ng modem. Yan yung IP na makikita natin. Then click enter. Yan, so log out ko lang kasi inalagin ko pala to. Yan. At first, ito yung makikita nyong web GUI niya ng Globe at Home. So, para mapasok natin yun, so, ito, mapapansin nyo pala, 51502 yung number niya. Kasi, ang number na ito is for Globe. Pero, pag sa Smart, ang alam ko is 51503. Yan. So, yan, click lang ulit natin tong login. And then, ang username sa password nito andun din sa pinaka-ilalim pala, sa pinaka-ilalim ng modem. Doon nakalagay yung IP, yung username sa password. So, ang username nito is user lang. Yan. So, may kita mo rin dyan sa screen. Nandyan, nilagay ko na din dyan para hindi na kayo mahirapan. L03E1TT. Okay. So, ito yung loob ng Globe at Home natin. And quick settings, device, yan, SMS dito, phone book, firewall, then system settings. Yan. So first, kailangan muna nating i-open line. Maglagay ng code ng 51503 para ma-open line. To do that, punta lang kayo sa device settings. Then, click yung advanced settings. Yan. Pag andito na kayo sa advanced settings, punta kayo dito sa may address bar. Ito. So, buburahin natin to. Hanggang dun lang tayo sa may hashtag or number sign. So, pag naburahin nyo na yun, ilagay nyo itong code na to, MCC_MNC_LUCKY. Then, click enter. Yeah. Then, pag ganyan na kayo, mapapansin nyo, merong 51502, 51591. Yan. So, para ma-open line natin to, i-click nyo lang itong disable. Kasi pag naka-enable, ibig sabihin, nakalock lang tayo sa Globe. Then, click nyo lang yung disable. Yan. Then, apply. So, login ulit tayo sa modem. User at L03E1T3. Then, punta ulit tayo dun sa kanina, sa device. Advance. Then, click yung DHCP. Yan. So, pag nakalik nyo na yan, punta ulit tayo dito. Type ulit natin yung code. MCC_MNC_LUCKY. Yan, so andyan na ulit tayo. So, na-disabled na siya. So, next is ilalagay natin yung code ng Smart. So, ang code ng Smart is 51503. Then, click Add. Yan, so andito na siya. 51503. And then, click Apply. Yan. So, sa case ko nga pala, so hindi ko itatry na maglagay ng SIM. Kasi pag tinanggal ko yung nasa likod niya, naka-sealed, so mawawalan siya ng warranty. So, ituturo ko lang kung paano maglagay ng 51503 or yung which is Smart para ma-open line yung modem. Then, click natin yung Yes. Then, login ulit. Yan, 51502 pa rin kasi hindi tayo naglagay ng SIM. So, sa case nyo, since sa inyo naman yan, so, lagay nyo na lang ng SIM para matry nyo na open line na siya. So, dapat ang lalabas na dito is 51503. And then, click login. Doon naman tayo sa band selection kung paano makapag-select. So, login lang ulit.
Okay. So, para dun sa band selection naman, punta ulit tayo sa my device settings. Then advanced. Then DHCP ulit. So, once nandiyan ulit tayo, punta ulit tayo sa address bar. Burahin natin itong router. Then type natin is frequency. Yan, frequency naman. Then enter. So, mapapansin nyo, mayroon tayong band 3, band 28, band 40, and band 21. So, kung ano yung band na mabilis sa inyo dyan, try nyo na lang. For example, uncheck nyo lahat to. Check nyo lang yung band 3. Then, mag-speed test kayo. Then, same din dun sa iba. Band 28, select nyo, speed test. Kung ano yung pinakamabilis na speed test na nakukuha nyo, dun nyo siya ilock. Yan. So, once na, for example, yan. Naka-uncheck, then, for example, band 40, then click nyo lang apply. Then, since yun, ganun lang pala, so, select nyo lang yung band na gusto nyo, then apply, then yun, mag-load naman siya. And so, sa case ko, meron na akong net. Testing natin kung mabilis pa yung B40. I think mabagal to, since yung signal bar ko is 1 bar lang, then wala akong external na antenna. Yan, so I think okay na. So, hindi na tayo magte-test since may hina na may signal ng globe dito. Yan, so, ayun lang guys. So, until next time na lang ulit.